Hi guys, what's up and welcome back again to my channel. This is again Anne and I'm here again for another vlog for all of you guys. Kung nakita nyo, nag-start na po mag-snow. It's already the month of November and it started to snow this day. So sa vlog na ito guys, naisipan ko na naman gumawa ng isang tipid grocery shopping in Finland. And dito naman tayo sa K-City Market. K-City Market or the K-Groups is actually one of the biggest grocery chains also in Finland. Ayan guys, sobra nga yung inflation ngayon dito sa Europe and naapektahan din sobra ang Finland sa Ukraine and Russian war. So tumaas yung mga prices ng commodities namin, nagkaroon ng inflation. So sobrang essential sa ating mga OFW yung ganito, sa ganitong mga panahon, kailangan talaga natin ng sales. So kabayan, kung gusto mo manood ng ganitong klaseng video ng pagtitipid ng shopping dito sa Finland, just stay tuned and I'll see you in a while. Hey guys, I'm back again. So, eto nga guys, yung mga cart nila dito sa Finland, nilalagyan mo ng coin para makuha mo yung cart. Meron din naman yung mga ibang stores na hindi mo kailangan lagyan ng coin. So, iba-iba. And eto nga guys, may pinupull sila na cart. So, hindi talaga ako yung tao na kumukuha ng hand carry na yung basket for grocery kasi kapag alam ko mag-grocery shopping ako at kukuha ko ng mga liquid, so yung mga milk and yung mga juices, ayokong buhatin be, kaya pull ko na lang. Ayun, so may mga hinihila naman ng cart. So guys, let's start our finding for sales and discounts and yan! Let's go! So ayan nga guys, andito tayo sa K-City Market at ang una nating pupuntahan is dun sa health and wellness section o dun tayo sa mga vitamins kasi yun guys yung kailangan natin na paghandaan kasi nga eto winter season na naman, kailangan natin palakasin ang ating resistensya kasi kapag winter season guys, wala kaming araw. Kaya sa mga kapwa ko kababayan dyan, lalo na yung mga nakakaranas ng winter season, dapat po mag-invest po tayo ng mga vitamins and supplements para po sa ating katawan. Kaya lagi po nating tandaan na health is wealth nga talaga naman. So next stop naman natin guys, dun tayo sa may yogurt area. Ayan, sobrang healthy talaga ng ating mga first stops. Anyways, dito guys sa Finland, sobrang importante sa kanila ang yogurt. Kasi yung yogurt, ginagawa nilang breakfast, lunch, dinner, and most especially, ginagawa nila tong merienda before going to bed and to sleep. Ayan guys, so sobrang daming pagpipilian. Ang dami ko din kasing nakitang naka-red. So ang daming mga naka-sale dyan sa yogurt area. Kung makikita nyo guys, ang dami pagpipilian and sobrang ganda ng deal kasi 1 euro for 2 pieces and 2 euros for 2 pieces. Yung mga ganon, ang daming mga pagpipilian na naka-sale. Pero hindi din kasi ako guys yung yogurt lover na person. Pero sobrang ma-appreciate ko to. Kumakain din naman na yung yogurt pero hindi lang gaano. Ayan guys, tingnan nyo, ang daming naka-sale. So, kung ikaw yung person na mahilig sa yogurt, sobrang ma-appreciate mo yung corner na ito. Kaya, kapag malapit ka lang sa K-Market, takbo ka na be kasi habang naka-sale pa. And yung next stop naman natin guys, dito tayo sa mga protein bars. Ayan, yung mga protein drinks, healthy drinks. Ayan, so sobrang naka-sale din, 3 euros and 50 cents for 2 pieces. And ito, maganda yung brand na to guys, if you want a protein drink, marirecommend ko yan. And dito naman sa ating mga soft drinks, hindi sila gaano nag-sale dyan. Pero itong mga juice area, ito guys, irerecommend ko tong brand na to. Itong Bone, ayan, masarap yan. Tapos very okay. And itong Kawarayuwa Barista, yan 3.50 for 2 pieces. Bumili ako nun guys kasi makapi din akong tao. So, doon naman tayo guys sa dry goods. So, doon sa dry goods guys, yung kinuha ko, yung naka-plastic, and yung mga katabi niyang mga naka
packaging ng plastic is puro mga puro or for porridge. And ito naman guys, yung mga nakakarton or nakalagay sa maliit na box is yun yung kanin nila guys. So may mga ready-made na nakanin and meron din yung mga iluluto. Pero ganun talaga yung packaging nung bigas nila. Siguro, it's for authenticity. And doon naman tayo, guys, sa noodle area. Kasi nga, Asian, we love noodles. Ayan. So, naka-sale din siya, guys. So, 3 euros and 50 cents for 5 pieces. Can you imagine that? Sobrang naka-sale. Naiiyak ako kasi ang saya-saya. And eto, guys, naman sa spaghetti area. Ganyan, guys, yung mga packaging nila. So, yan yung pinakamura. 1 euro and 95 cents. So guys, yung next naman natin pupuntahan is dun sa harina. Sabi kasi nila ang mahal daw ng harina ngayon sa Pilipinas kaya ang mahal ng pandesal. Tignan naman natin dito sa Finland. So yung isang pakete guys is almost, yeah, I think it's 2 kilogram. Oo, 2 kilogram daw. So tignan natin kung ano yung pinakamura na harina dito sa K-Market. So ang pinakamurang harina is 1 euro and 19 cents. So mga nasa 70 pesos. Mahal. Ay nga guys, so nakita ko din dun sa may tabi niya lang is eto naka-sale yung isang cereal, isang box is 2 euros. And yung next stop naman natin guys, punta tayo sa canned goods. Sobrang na-amaze talaga ako guys na may sale sa may canned goods area. Kasi minsan lang talaga sila mag-sale dito sa area na to kasi mahal talaga ang mga canned goods. Lalo na yung mga tuna, ganyan. Ang katabi lang niya is yung mga food condiments naman. Ito yung mga for mabilisan lang na lutuhan. Yan na yung mga seasonings niya. All in one, nakalagay na sa isang pack. So, ang dami talagang easy things dito sa Finland na products guys. Kasi nga, sobrang busy ng mga tao dito. So, pati yan, mga mushroom naka-box na. And 2 euros and 50 cents for 2 pieces guys ha. Sobrang sulit na yan. And tignan nyo guys, naka-sale din yung sa may ketchup nila, 1 euro and 99 cents. Eh, Felix na yan. Maganda din yung brand na yan. And guys, punta naman tayo dun sa may coffee area. Sadly, dun sa may coffee area, mahal talaga ang kape ngayon dito sa Finland. Etong brand lang na to, yung Presidente, siya lang yung naka-sale talaga. So, 6 euros, sabihin mo na 6 euros for isang pack. Eto nga guys, yung pakulo naman ng K-Market. May Euro Pivot sila or yung Euro Day. Ganyan. So, may mga products pa rin naman na naka 1 euro. Yun yung maganda. And punta naman tayo guys dun sa may meat section nila. Dun sa may meat section, sobrang importante to guys kasi nga ito yung isang target natin na sana mag-sale. And sobrang saya ko naman kasi ang dami kong nakitang sale dun sa may meat section. And halos nagkandaubusan na din guys kasi ang dami ding mga locals na talagang nag-aabang sa mga ganitong sale kasi nga sobrang ngayon yung inflation na pati yung mga locals nakikiabang na din sila sa mga sales sa grocery shops. So huwag kang mahiyang pumunta for sale and discounts kasi pare-parehas lang tayo, locals or foreigners, talagang nag-aabang ng ganitong mga sale. And alam nyo ba guys, nakilala ang K-Market na nag-o-offer ng one of the most good quality meat products dito sa Finland. Kaya kapag nag-sale talaga ang K-Market, sobrang ma-appreciate mo. Kasi nag-sale na nga, nakakuha ka ng mas mura na price and quality pa yung nakuha mong meat. Kaya all good. Win-win situation talaga guys. So kung ako sa'yo, kung may local na K-Market store malapit sa'yo, push na yan te, punta ka na kasi ang daming naka-sale ngayon. So yan guys, actually ni-recommend to ni Kuya sa akin yung Nugetti na yan, yung orange, masarap daw. And yun guys, ito yung mga ready-made pizza nila na pwede mo lang i-micro, painit, okay na. Wow, ang daming 1 euro. Ito guys, yung well-known din na bread nila, yung pirakka. And sana naka-sale ang eggs kasi, ayun, naka-sale guys. Kasi ang mahal talaga ng itlog ngayon. So, 3 euros for 2 packet na yan. So, kukunin ko na yan, syempre.
And guys, hindi pala ibig sabihin ha na naka-sale yung mga to is malapit na sila mag-expire. Actually guys, ang daming mga products na naka-sale ngayon na next year and next years pa yung expiration niya. So don't worry. So yung next naman nating pupuntahan guys is dun sa may cheese and spread section. Nilalagay nila dito sa corner na to yung mga naka-sale na mga brand ng cheese and yung mga spread. So sobrang daming pagpipilian, lalo na tong Viola. Marirecommend ko yan guys, lalo na sa tinapay, and may certain chips kasi sila for this one. Sobrang sarap guys niyan. Next naman nating pupuntahan guys is dun sa mga cookies section. So dun sa mga cookies section, nag-sale din sila guys. So may mga naka-box and may mga naka-packet din. Ayan, sobrang naka-sale pa rin siya. 3 euros for 2 pieces. Hindi man lahat, pero as in, ang dami mong pagpipilian ng mga naka-sale. And now we're going to the frozen area. Frozen area, yung mga frozen foods. So dito sa frozen foods, ayan, nabungad tayo ng 1 euro for 3 packs ng ito. So ito guys, yung mga na-frozen na mga carrots, beans, and yung pwede mo nang ilagay dun sa mga soup ganyan. So nahati-hati na yan guys, o di ba? Ang dami nilang frozen foods and stuffs dito talaga sa Finland, katulad na lang ng mga vegetables, ng mga fruits, seafoods, and yung mga, syempre yung mga bread na pwede mo nang ilagay sa oven. And also they have a lot of pizza na pwede mo nang ilagay sa oven. Ang dami. Ang dami mong pagpipilian. Hindi ko maisa-isa. Punta. So, ayun nga guys. Sobrang daming pagpipilian pagdating sa mga frozen foods dito sa Finland. Kasi nga guys, kailangan namin na madalian na mga food. Yun yung napansin ko. Kasi ako din, based on my experience, mas okay nang nilalagay ko na lang sa oven yung mga food ko or minamicro ko, ganun. Kasi wala na akong time, or kung may time man, tinatamad ka kasi may choice ka kung magluluto ka or hindi. And for our next stop, dun naman tayo guys sa vegetable section. Vegetable section is isa sa pinakamahal na section dito sa grocery shop. So, kunwari itong cabbage na to, magkano to? So, ang per kilo ng cabbage na to is 4 euros and 29 cents. So, mga nasa 240 pesos per kilo, ganun. At diba, ang mahal. So, mostly guys, kapag dun sa vegetable section, hindi talaga sila gaanong nagsisale lang bongga. Kasi nga mahal talaga ang mga fruits and vegetables coming from Asia and from Spain. Or yun nga guys, yung mga products na wala machine talaga sa kanila. May machine sila guys para buksan yung pineapple nila. Diba? O, pipil niya na, tapos ikakat na pa. Tapos ilalagay niya dito. Yan, may sushi bar din. Ano na lang yun na to? Ano natin? Beers. Sale guys, itong maliliit nilang mga kamatis. Kunin natin to. So, bibili tayo niyan. And tip guys, kapag kumukuha kayo ng mga products, huwag nyo nang kunin yung nasa top, kunin nyo yung nasa may ilalim. Kasi at least yun yung hindi na hawak-hawakan, na alog-alog, ganun. Yun lang, tip lang. You may have been around Finland and have seen this brand so much. And you know why? Because Karlfatser is the main local product of when it comes to chocolate here in Finland. Ayan guys, sobrang they love their local products dito.
And that's how, I think that's one of the main reason why the country is getting rich. Kasi they really promote and appreciate and buy their own local product. Katulad na lang nitong mga gums nila and mga candies. So yung mga Yankee, yung mga Fatsef, yung Moomin, yung Pirka, yan guys, lahat yan is finished products talaga. And alam nyo ba guys, dito sa Finland, actually nalaman ko lang nung nagkaroon ako ng pamangkin at yung ate ko may asawang Finnish, eh may candy day sila. May candy day talaga sila dito. So, hindi palagi na nabibigyan ng candies yung mga bata. So, kunwari, kay Vin, ang candy day niya is Saturday. Ayan, so may candy siya for that day. And siya yung mamimili kung anong gusto niyang candy. Tignan niyo naman guys, ang dami pwedeng pagpilihan. And still, it's their own brand. Ngayon guys, dito naman, tignan niyo, Toblerone. Ang mga brand na sa ibang bansa galing, actually more cheaper sila compared talaga sa local brands nila. Mas mahal talaga yung mga gawa talaga dito sa Finland kesa yung galing ng US, yung mga Toblerone sneakers, mga ganyan. Mas mura yung mga brand na yun. Pero yung dito, ayan, katulad nung mga Gisha, Carl Fatsev, Brunberg. Ayan, dito talaga yan sa Finland. So guys, dito ako na-amaze talaga. Dito sa K-Market ko lang ito nakita na yung isang bag is 3 euros. Tapos may mga assorted na breads na dun sa loob ng isang bag. So yun guys, 3 euros na. Eh yung isang pastry dyan, nag-worth siya sa around parang 2 euros and 90 cents. So for all those breads na 3 euros na lang siya. So, sobrang sulit guys. Diba? Ang saya. So, ayun guys. Diyan na nagtatapos ang ating vlog for today. Thank you so much guys for watching this video. Makikita din natin kung magkano ang ating total, which is 13 euros and 45 cents. So, yung na-save natin is 10 euros and 50 cents. Sobrang saya ko guys. And I hope you too. So, yun guys, see you again on my next vlog. Bye!